Good day mga ka-sports natin dyan! EFTO Logistics Team, malabo nang makapasok sa top 4 dahil nga sa kanilang sunod-sunod na pagkakatalo. Tatlo nga ang talo ng EFTO Logistics at isa na lang nga ang kanilang kakaharapin, walang iba kundi ang team nga ni Rachel Andakis. At mas lalo pa silang mawawala ng pag-asa kapag natalo sila ng kupunan ni Rachel Andakis. At kung manalo pa rin sila or matalo nila ang kupunan ni Rachel Andakis, wala pa rin chance sa mga ka-sports natin dyan na makapasok nga ang EFTO Logistics. Dahil nga karamihan ng talo sa kanila ay tatlong set lang halos. Creamline lang ang pinalaga nila na inabot nga ng 5th set. Pero pagdating nga sa Japan or Team Japan ay na-straight set sila. At pagdating sa PLDT ay na-straight set sila. Kung kaya nga, sobrang labo na talaga mga ka-sports na makapasok pa ang EFTO Logistics Team. Ngayon, ating sisilipin kung ano-ano ba ang mga dahilan para maliwanagan ang mga fans nga ng EFTO Logistics na talagang wala na talagang pag-asa na kahit kaunti man lamang na makapasok nga sila sa Final Four at magkaroon sila ng bronze medal. Alamin ang buong detalye. Pero bago ang lahat mga ka-sports, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Drop it. EFTO Logistics Team, narito nga ang mga dahilan at ang ating pruweba na malabo na sila makapasok sa top 4 at ngayon nga sila malalaglag sa PBL conference na ito na hindi sila magkakaroon ng kahit bronze medal man lamang. Number 1 na dahilan mga ka-sports, sapagkat nga sunod-sunod ang kanilang pagkatalo. Ang Creamline Cool Smashers may 4 ng panalo mga ka-sports. Ibig sabihin ay safe na talaga sila at nasa rank number 1 nga sila pagdating nga sa standing sa semifinals. Kapantay nga nila ang Team Japan na kung saan wala pang talo. Ibig sabihin mga ka-sports natin dyan, ang Japan at ang Creamline ay talagang maglalaban sila sa finals. Ngayon naman may natitira pa tayong 4, ang Team Vietnam na talagang wala na rin pag-asa. Dito sa tatlong ito mga ka-sports natin dyan, ang EFTO Logistics lang ang malalaglag. Ibig sabihin, ang maglalaban-laban sa finals, PLDT, Signal HD Spikers, at ang Team Japan na ang mahigpit nilang katunggali, ang Creamline Cool Smashers. Kahit matalo pa ng EFTO Logistics, ang Signal ay hindi na sila makakapasok dahil alam natin, bawat nga set ay meron ngang puntos. Hindi naman nila may straight set na matalo ang kupunan ni Rachel Andakis. At sa kasamaang palad, matatalo talaga sila pagdating nga sa puntos dahil nga ang Team Japan ay na-straight set sila at ang PLDT ay na-straight set sila. Kaya kahit talunin pa nila, ang Signal ay wala na talagang chance pa para nga makapasok sa Final Four ang EFTO Logistics. Malabong-malabo talaga mga ka-sports. Pero syempre, malakas ang team ni Rachel Andakis at hindi yan magpapatalo. Lalo ngayon, aminado naman sila na talagang malalaking kawalan si Kim Kiana D, kung kaya mas lalo silang mahihirapan sa Signal HD Spikers na kung saan talagang nag-level up na ang galing ng Signal pagdating nga sa semifinals. Patapos na nga rin ang semifinals at last na laban na nga nila sa 28 po ng July kung saan nga makakatapat nga nila ang Signal HD Spikers. Siyempre magiging mainit at mahigpit talaga ang labanan na yan, laligit naghahabol rin sa standing ang nasabi nating kupunan ni Rachel Andakis. Pero mga ka-sports, tulad ng sabi ko, kahit matalo pa nila ang Signal ay wala na nga silang chance pa na makapasok nga sa top 4 at magkaroon kahit bronze medal man lang. Kaya abangan na lang natin ang susunod na season ng PBL at doon ay baka makabawi nga ang EFTO Logistics at I hope na okay na itong si Kim Kiana Dipa. Para sa next season ay sobrang malakas na sila, lalo higit na papabalita na mukhang papasok na si Kalei Mau. Iyan kung
kung matutuloy yan mga ka-sports natin dyan. At sana okay na talaga si Kim Kiana di sa ngayon. Ay sorry muna sa mga Efto Logistics fans dahil hindi talaga sila makakapasok sa Final Four. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.